Pupunta tayo ng Caloocan para papalitan tong nabasag na aking digital display. So, ito yung pinaka damage. Pero ito, wala naman dito. Wala namang basag or ano. Ito lang talaga yung napwersa na natulak. Siguro, tumama tong part na to dito. Tumuhod, kaya yung nag-cause ng pagkabasag. So, nasa 5,790 sa Caloocan. Yung isang unit nito, medyo mabigat, no? So, above that, wala, ayun, meron tayo ditong konting gasgas. So, engine hit up lang and then proceed na tayo. Bali, sasabay ko na rin yung 3rd PMS kasi I'm not so sure kung umabot na siya ng 9 or more or less 9K siguro yung kanyang ano. Pero nasa 8 plus na kasi ito, no? Mga 86 yata yun, 8,600 kilometer na yung natatakbo ko bago kami bumiyahe ng Bulacan ng time na yun. Then yung pag-uwi, kinabukasan, yun, doon nabasag itong aking kinabukasan pa. So kasasabi lang sa akin na I was thinking to put a brace dito sa part na to for the windshield. Eh, ayaw kasi magkabit ng windshield. Siguro kung may windshield yan, medyo naprotektahan yan at hindi nabasag. So sasabay ko ngayon yung change ng coolant. Di pa ako nag-change ng coolant eh. So last PMS ko sa 6,300 something kilometer. So this time naka 8,000 plus na ako. So plan ko talaga yon, every 2K magpalit ako ng langis. So port PMS ko na this time. Double check natin, nadala ko ba yung libro. And dito naman yung ating booklet. Shell yung ginagamit ko na langis, 10W40, kulay gray, fully synthetic. And so nandito na ako sa CF Moto Caloocan. Dumating ako ng 8:30. So pack up na ako. Palit tayo ng oil filter, spark plug na iridium and GK. Palit tayo ng oil coolant, change oil and PMS. Then ito na yung lumang gauge. Ito yung lumang gauge natin na nasira. So nabasag siya, dito siya napwersa, kaya siya nabasag. So tumama ito sa susayan, kaya napwersa siya dyan, nabasag. So most probably nasa 8,800 na yung reading ng gauge noong time na yon. Hanapin ko kung meron ako makita ng ano sa akin, makakuha ang video para makita kung nakailan na siya. Pero nung nag-full tank ako, bali yun yung magiging pinaka-basis ko. So mapapansin natin, ayun, pag nagpalit kayo ng ganito, magsi-zero-zero na siya dito. Lahat ng details niya magbaback to zero. So yun yung naging consequence. So yan, bago na ulit yung gauge natin. Kuna and then Pangasinan. Kaya tayo ng Pangasinan. Huwag kami nasa ngayon din Sabado. Ayun, pagpalit na tayo ng oil filter. Oil filter 375. Then nagpalit din tayo ng rubber damper sa likod. Again, hit up tayo. Mukhang walang temperature, ah. Kuya, walang display ng temperature. Apo? Wala siyang display sa temperature. Saan ulit yan? Saan ulit yan? Ayun, so walang display ng temperature. Ngayon ko lang napansin na ha. So ayun, may nakalimutan lang ikabit sa OBD. Ito na, ako na. Thank you, sir. Oo, thank you, thank you. So ayun, may display na ulit yung temperature. Sabi ko eh, papa-PMS ko na rin. Pa? Oo. Nag-change oil ako, nagpalit ako ng rubber damper. Kasi pinalitan yung gauge, magsi-zero-zero pala yan. Nagpalit din ako ng spark plug. Sa NK chiller po ako. Wala na, pinalitan ko na rin. Yung kadena, ilang kilometer ba? 24 daw yan eh, siguro. Pag naka 10K na siguro. Anong ano po, bago ako pumunta dito, ang pagkakala, ang tanda ko nasa 8,800. Nagpa-ipay clinic ka na? Hindi pa. Sunod na, nasa mga 10. Dapat pala, nirecommend na rin nila ngayon para isa na lang. Eh di 1,000, babalik na naman ako. Oo, magna 9 na eh. Hindi pa taas. Eh, nagpalit na ako ng air filter eh.
May bayad yung e-pay cleaning. Magkano? 2.5. 2.5? Pibaya akong binyan eh, sa binyan. Tapos bukas, babalik ako ng Taguig. Tapos pupunta naman ako ng Sabado, uwi akong Pangasinan. Kaya pinaservice ko lahat ngayon ng pwedeng servisan. Oh, taga-Taguig po ako. Ako nga lang naglagay ng mga busina nito tsaka ilaw eh. Mabuting-ting din po ako. May konting kaalaman sa wiring. So, ang dapat bilhin mo sa AX7. AX7? Yung kulay blue na fully synthetic. Kaya mo to, eh. Alam mo, yung makakanda sa makina. Mahal nga lang. Every 2K po ako nagpapalit. 2,000. Ngayon, restart to zero ngayon to. So, every 2K, palit na ako. Pag naka 2K, palit. Oo, oh, lagi rin ako nagpapalit ng oil filter. Maganda sa makina yun, malinis. Oo, oh, para malinis. Kaya, Jess, salamat ha, sir. Thank you po sa pagpapayaram ng inyong scooter. Nakabili ako spark plug. So, ayun. Malaki-laki rin yung nagastos natin. Palit spark plug. Palit na din ako ng rubber damper. Palit na rin ng langis, nag-change oil na ako, nagpalit din ako ng kulan. Yan, so at 3,000 km pwede na pala mag-gay ng open pipe, no? Pwede na kayo mag-muffler para ma-distinguish tayo ng mga nakakasabay natin sa kalsada na ang dala natin eh 400cc. Iba po kasi ang sipa or ang hatak ng 400cc sa mga mabababang cc. Ito po, pag binirit nyo to, pinasok nyo sa... Oh, so kaya niyang pumalo ng ganong pwersa kaagad, then kabilis. O oh, hindi siya kagaya ng mga maliliit na cc na motor. Dami nating na BMS sa NK400. So since binuksan yung air filter, nagpalit ako ng air filter. Pinapalitan ko na rin yung spark. Every 6K daw dapat nagpapalit ng air filter. Kung bakit hindi ako in-advise nung brand dealer na kinuhanan ko nung ako'y nagpa-service ng 6K. So every 6K daw ang palit ng air filter. So doon ko rin naramdaman na medyo tumakaw ng gas yung ating NK400. Naging 20 km per liter yung kanyang consumption from 25. Yung kanyang normal na consumption sa normal na takbo ko dati. Ayan, so nakapag-full tank tayo. 6.95, so 7 liters na yung nawala. So reference point natin, 7.6 km full tank. Eco mode. Tignan natin yung kanyang fuel consumption. Sa eco mode, kung makabalik siya ng 24 to 25 km per liter. Ngayong napalitan na yung kanyang filter. Medyo mura yung gas dito ng 10 pesos kung sa ibang lugar. So 7.6 ang reference point natin.